Hey guys! Kumusta kayong lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo. Gusto ko mag-share sa inyo ng mga pagkakamali, at least 7 mistakes sa paggagawa natin ng mga video natin para dito sa YouTube, sa mga vlogs natin. Ito eh para maiwasan natin kahit papaano mabawasan yung mga mistakes natin. No? Hindi ko naman sinabi na maapag-produce ka ng mga perfect videos kapag pinanood mo to. No? At least ma-minimize lang natin yung mga pagkakamali natin sa paggagawa ng video at para magkaroon ka ng process at may ma-realize ka kahit papaano sa video na to. Yun ang gusto kong ibahagi sa iyo ngayon. Number one, yung hindi mo iniisip yung edit bago ka mag-film. Kapag hindi mo iniisip yung edit mo or kung paano mo i-edit yung footage na to in particular, ang mangyayari sa'yo niyan, magkakaroon ka ng mas marami mga footages. Mas marami kang i-edit, mas marami kang buburahin. So yun ang magiging, ang chances nun. Kasi wala kang plano hindi mo inisip yung edit mo So karaniwan, ganun yung mga mistakes natin, lalong-lalo na kapag nag-uumpisa pa lang tayo. Ano tayo eager tayo na umpisahan yung video may idea ako. Gusto ko nang kuhanan agad to nang walang plano. So yun ang mangyayari. So importante na planuhin natin yung mga footages natin bago tayo mag-start mag-film. Planuhin natin, paano ko ba i-edit to? Ganito yung transition nito. Ganyan, ganyan. Or kapag nagsasalita ka, para at least less yung cuts mo at yung mga, diba? Mas maganda yun. Mas maganda yung flow ng mga video mo. Ganun yun. Ganun yun. Pangalawa, diretso agad sa edit nang walang plano. Medyo related, no? Ibig ko sabihin dito, halimbawa nakakuha ka na nga ng footages, meron ka na dyan, may mga shots ka na, nagawa mo na yung video. Tapos, diretso ka agad, wala kang plano kung paano mo i-edit yung video. Dapat, planado mo to. Walang vlog na biglaan lang. Walang ganun. Meron man, swerte lang yun na karaniwan yun, lucky lang yun na maganda. Baka meron sa mga sikat, hindi nila pinaplano, salita lang sila ng salita. Kasi sikat na sila Papanoorin sila ng tao kahit walang sense yung mga sinasabi nila. Pero kagaya natin na mga nag-uumpisa pa lang, dapat yung execution mo mas malinis, mas malinaw, mas kaaya-ayang panoorin para hindi masayang yung time nila. O pag pinanood nila, umpisa pa lang yung 30 seconds, importante yan, yung 30 seconds ng video natin, oops, okay to, catchy to, mapanoorin ko to, maganda, malinis, malinaw. So, kapag planado yun, mas magiging malinis yung video mo. Mas maganda yung execution. Tapos, mas makapag-edit ka pa ng mas mabilis at saka efficient. Bakit natin kailangan mag-edit ng mabilis? Siyempre, hindi lang naman isang video ang gagawin mo dito Kapag content creator ka, kapag YouTuber ka, kung ano man ang itawag mo dyan, meron kang commitment na mag-upload ng video. So, dapat mas madalas, lalong-lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lang, dapat mas marami kang video as possible. At least 3 sa isang linggo para makapaggawa ka ng maraming video, mabilis mo dapat i-edit yung mga video mo. Dapat alam mo yung flow mo niyan. At saka dapat alam mo kung para saan ba to, para kaninong audience, ano ang goal mo sa video na to, ano ang gusto mong maramdaman ng tao sa video na to. So dapat planado mo kung paano mo i-edit yung video mo. Pangatlo, walang editing process. Isa yan sa mga mistakes na at least ako ginawa ko. No? Wala akong proseso. Basta pagka-download ko ng mga footages na ilagay ko na sa timeline ko, edit na lang ako ng kahit anong gusto ko. Minsan, lalagyan ko ng kulay agad, lalagyan ko ng music agad. Walang proseso. Halimbawa, kinolor grade ko agad yung footage ko. So, bibigat yung file. Pag bumigat yung file, babagal yung computer ko kasi mas ipaprocess ng computer ko yon. Babagal din yung proseso ko, babagal yung pag-upload ko, madidelay yung uploads ko. Kung meron akong proseso, ikakat-cut ko muna yon. Hindi ko muna siya i-color grade, hindi ko muna lalagyan ng effects, hindi ko muna lalagyan ng music. Later on na yon. Ang importante muna ay yung content, yung nilalaman muna ng video ko. So, hanapin ko muna yung mga importante, tapos itatapon ko na yung mga hindi importante. Tapos, pag naayos na yon, at least hindi pa ganun kabigat yung file kasi wala pang mga kulay, wala pang music. So,
ang computer ko hindi mahirapan, mas mabilis niya i-proseso yung mga footages ko. So tapos na nandun na yung content, di ba, na napili ko na yung importanteng sinabi ko doon at saka importanteng laman ng video ko. So saka ko nalalagyan ng effects, saka na yung mga kulay, yung music, ganun. Kasama rin dito sa editing process natin yung mga files. Halimbawa, dalawang camera yung ginagamit mo. Halimbawa lang, no? Dapat meron kang file name sa isang camera na yon, o para sa B-roll to, para to sa main na shot ko, or kung hiwalay yung audio mo, meron ka ding file name para sa audio mo, or para, meron ka lang download na music, meron ka ring file name para sa music, ganon. So, para pag kakailanganin mo na, madali mo siyang mahanap. No, it sounds ano, no, parang masyadong formal na formal, pero effective 'yun. Believe me, kasi pinagdaanan ko 'yan, basta lagay lang ako ng lagay kung saan-saan, tapos hirap na akong hanapin. So yung downtime, hahaba. Downtime ibig sabihin yung sayang na oras. No. So importante na meron tayong editing process. Importante 'yan. I'm begging you guys. Pakinggan niyo 'to sinasabi ko kasi charge to experience. Pang-apat, keyboard shortcuts. Hindi ko to pinapansin eh. Kasi hindi ko alam yung halaga ng keyboard shortcuts. Hanggang ngayon eh, hindi ko pa na-adapt masyado. Pero inuumpisahan ko nang i-adapt yung mga keyboard shortcuts. Importante yan, guys. Napakalaking bagay nun. Ako, Final Cut Pro yung ginagamit ko. May mga basic akong ginagamit na ngayon, kagaya ng Blade, tsaka yung mga copy-paste, mga ganon. Kung may alam ka ng mga keyboard shortcuts na ginagamit mo sa Final Cut Pro, i-share mo sa akin dito, ano? Malamang sa malamang kasi mag-google pa ako nito eh. Kasi ini-start ko na siya talagang incorporate sa mga video ko. Kasi mas mabilis eh. Mas less yung downtime. So kung meron kang alam na way, pwede mong i-share sa akin dyan. Kasi ang ginagawa ko ngayon, mga basic na basic lang. Yung mga copy-paste, yung mga... basta, mga basic pa lang. Pero nakakatulong siya. So, importante guys na i-master natin yung mga keyboard shortcuts. Kahit naman sa pag-edit ng mga photo natin, kung meron dyan gumagamit ng Adobe, Photoshop, may mga keyboard shortcuts dyan. Napakalaking bagay. Alam naman natin yan na malaking bagay yung keyboard shortcuts. Malaking tulong para sa mga, sa ikabibilis ng proseso natin. Sa kahit na anong, kahit na sa pag-edit ng video or photo natin. Pang-anim, over-editing. Guilty ako dito. Over-editing, guys. Kasi, na-over-edit ko yung video ko kasi yung mga pinapanood ko ng mga YouTuber, yung mga idol ko ng mga nag-YouTube, ang gagaling ng mga transitions nila, yung mga from scene 1 to scene 2, lulupet, tapos ang gaganda ng kulay. Gusto ko ma-achieve yun eh. Yung mga cinematic na look. So, ang nangyayari sa akin, nagko-focus na lang ako dun sa mga effects na yon, sa mga transition na nakikita ko sa YouTube. Nababaliwala ko na yung content ko, yung linalaman mismo ng video ko. So, ang pang-anim na ipapayo ko sa inyo, huwag natin i-over-edit. Mag-focus lang tayo dun sa content natin. Okay, okay na yon. So, importante naman na meron tayong transition kahit papano. Pero mag-focus ka lang sa simpleng mga cuts. Simple-simple lang. Basta importante muna sa ngayon, lalong-lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lang, importante yung laman muna. Tapos simpleng mga cuts lang muna. Kasi minsan, pag nag-focus tayo dun sa mga ganon, sa upot sa sayang oras natin, minsan nakakatamad na panoorin kasi ang pangit na ng mga cuts kasi hindi pa natin kabisado eh. So, pumapangit yung epekto sa video natin. So, yun. Isa sa mga maipapayo ko sa inyo, wag natin i-over-edit yung video natin. Wag natin isipin yung mga effects muna, yung mga transitions masyado. Wag muna masyado. It will come along the way, no? Kapag mas mabilis na tayo mag-edit, kapag kabisado na natin yung editing process natin, it will come along, no? Yung mga effects na yan. So, sa ngayon, simple cuts muna. Okay, yun yung pang-anim. Pang-pito at isa sa pinaka-importante yung natutunan ko sa tagal ko na pag-i-edit. Walang perpekto na edit or walang perpekto na video. Yan ang isa sa mga natutunan ko talagang malaking bagay. No? Ang ibig ko sabihin dyan, guys, kasi ako, mahirap i-please eh. Ibig ko sabihin, kapag meron ako napansin sa video ko na parang feeling ko, oy, medyo malaki yung font. Halimbawa,
gusto kong medyo mas maliit. Kahit na i-save ko na yan, kahit ready to upload na yung video, uulitin ko pa yan. So ganun ako ka-meticuloso sa mga video ko, lalong-lalo na dati. Okay, maganda yung malinis na video, maganda yung malinaw na video, pero wala namang pakialam yung audience mo dun or viewers mo sa laki ng font o ano, diba? So, natutunan ko yan sa mahirap na paraan, kasi wala namang nagsabi sa akin eh, na upload mo na yan, pwede na yan. Walang nagsabi sa akin ganun, kasi most ako lang talaga yung gumagawa eh. So, yun, ibabahagi ko sa inyo guys at sasabihin ko sa inyo na kung halimbawang nagda-doubt ka sa natapos mo na video, na pinaghirapan mo na video, pinagboyatan mo na video, i-upload mo na yan. Yan na yung best mo sa ngayon. I-upload mo na yan and do better next time. Ganun na lang. So, natutunan ko yan lately na bawi na lang ako sa susunod. Ganun. Hindi yung kahit ready to upload na, uulitin ko pa, di ba? So, sayang yung panahon ko. At yun, isa sa pinaka-importanteng maibabahagi ko sa inyo yun. Marami pa siguro, no, na mga mistakes na baka hindi ko pa nasabi dito. Pwede nyo i-comment sa akin. Pero eto lang para sa akin ang pinaka-importante, at sa palagay ko meron kayong mapupulot na aral kahit papano. Na? So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Kung nakaabot man kayo sa dulo ng video na to, salamat sa'yo. As always, subscribe kayo kung hindi pa. And I will see you sa susunod na video. Bye-bye. If you really pay attention sa buong video, kung talagang pinanood mo yung video, mapapansin mo na kulang yung mga sinabi ko doon. Or may kulang dun sa sinabi ko. Nag-skip ako from hindi pa gamit ng keyboard shortcut, tapos dumiretso na ako sa editing process. Actually, meron pa dong panglima. Ang panglima ay hindi pa gamit ng tamang music. Dapat alam natin kung ano yung gusto natin maiparating sa audience natin. Halimbawa, masaya. So, dapat masaya na music. Kung malungkot, dapat malungkot na music. In that way, malinaw sa audience natin kung ano yung mensahe natin sa video natin. Guilty ako sa ganitong bagay kasi minsan wala akong tiyaga maghanap ng music. At saka nakakainis kasi may mga copyrights, di ba? So, naging makipot na yung mundo sa paghahanap ng music. So, ang ginagawa ko ngayon, hanggat maaari, kung ano yung ginamit ko nakarang video, yun na rin yung ginagamit ko. Kasi pang background ko lang naman. Siguro kung lumago na tong channel na to at meron na akong extra budget, mag-avail na ako ng mga yung may bayad na. No? Yung epidemic sound, maganda yung mga music dyan. Gusto ko yan eh. So, ganun. But for now, nagtsatsaga muna ako dun sa mga paulit-ulit na mga background music ko. It works for me. Wala pa naman akong ganun kalaking subscribers, pero kung mag-subscribe ko ngayon, madadagdagan. So, di ba? Malay mo, in the future. But for now, sisiguraduhin ko na hindi na malalagpasan or wala tayong malalagpasan na katulad nito. No? Nakalimutan ko yung music. Okay? Yun lang guys.